Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Hello sa inyo, Popoy at Titina. Isang malaking karangalan na mabasa ninyo ang sulat kong ito. Tulad din kasi ng ibang avid fan ng Dear M.O.R. ay gusto ko rin sanang makapagbahagi at makapagbigay ng inspirasyon sa marami. Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Daniel. Siguro kung hahanapin ang salitang boring sa dictionary, ay baka pangalan ko ang mababasa ninyo. Tahimik na tao lang kasi ako. Hindi mahilig kumimik at palaging gustong nasa bahay lang. Tamang nood ng TV, kain, o di kaya naman ay natutulog. Walang excitement sa buhay ko. Pagdating naman sa love life, may mga kaibigan akong mas excited pa yata sa akin na magpakasal ako. Wala rin kasi akong ganang makipagrelasyon. Para sa akin, sakit lang sa ulo kapag hindi kayo magkaparehas ng ugali. At hindi ko rin alam kung may perfect match nga ba sa akin na nakalaan. Pero ayos lang yun, Popoy at Tina. Ayos lang kung wala. Masaya na ako sa buhay ko. May mga pagkakataon lang talagang pinagbibigyan ko na lang ang mga taong nasa paligid ko. Ay, uy, tingnan mo, ang daming stars, mukhang maganda yung panahon bukas. Ikaw ba, anong gusto mo, maulan o maaraw? Parang mas gusto ko yung... Kasi ako, alam mo, mas gusto ko yung maaraw. Para nakakapunta ako sa dagat o kaya sa ilog. Mahilig kasi akong lumangoy. Ah, talaga? Oo, ikaw ba? Mahilig ka rin bang lumangoy? Sakto lang. Bata pa lang ako, pangarap ko na magkaroon ng bahay sa tabing dagat. Para kahit kailan ko gustong magtampisaw sa dagat, pwede, libre pa. Ay, mahilig ka bang kumain ng seafoods? Hindi masyado. Allergic kasi ako sa hipon eh. Ay, ganun. Sayang. May alam pa naman akong kainan ng seafoods dito. Sa kabilang baryo, masarap daw dun eh. Kaso hindi kita madala ron kasi allergic ka pala sa hipon. Ay teka, nakaluwas ka na ba ng Maynila? Oo naman, mga ilang beses na rin. Sino yung pinupuntahan mo ron? Yung tita ko. Minsan kasi kailangan nila na makakatulong sa negosyo nila na hardware store. Dati nung nag-aaral pa lang ako, pumupunta ako sa kanila tuwing bakasyon. Parang summer job, ganun. Ay teka, anong paborito mong kulay? Ha? Huh? Paborito kong kulay? Kasi ako dilaw yung paborito kong kulay. Masayang tingnan, maaliwalas. Kaya yung sunflower naman yung paborito kong bulaklak. Eh ikaw, anong paborito mo? Na ano? Kulay o bulaklak? Bulaklak. Ano ba naman to? Hindi ko na alam kung anong pinag-uusapan namin. Sunflower din. Talaga? Wow, ang dami pala nating pagkakaparehas. Marami na ba yun? May tumatawag. Tapos alam mo ba, nung last week, balak sana namin pumunta sa Maynila. Dadalo na kasi ng pinsan ko, pero... Marie, sasagutin ko lang itong tawag, ha? Baka kasi emergency, eh. Okay. Sandali lang, ha? Hello? Bakit? Ano nangyari? Sige, pupunta na ako. Marie, sorry, ha? Emergency nga. May nangyari lang sa kaibigan ko. Okay. Sige, bye-bye. Ella! Hi! In fairness, ang bilis mo nakarating dito, ha? Halika, pasok ka. Saktong-saktong dating mo, may pinapanood akong horror movie. Magugustuhan mo rin yun. Tara! Paano?
Kailan naman eh. Akala ko nalooban ka talaga kaya nagmadali ako pumunta rito. Anong arte yun? Kasi alam kong iinip ka na sa date mo. Kaya gumawa ko ng paraan para makatakas. Parang sa mga movies lang, di ba? Ang galing ko umarte. Ay, alam mo bang sinira mo yung date ko? Ano ka ba? So, umpisa pa lang sira na talaga ang date mo. Hello! So, dinami-rami ng babaeng ide-date mo, yung Maripa, eh yung utak mo na sobrahan sa pagkakabuhol. Bakit mo naman nasabi yan? Eh, hindi mo pa nga siya nakakasama o nakakausapan lang eh. Para sa kaalaman mo, kilala ko ang Marina yon. Kaklase ko siya nung high school at lahat ng taong nakakausap niya, nahihilo. Para kasi siyang driver na hindi malaman kung saan dili ko. Sa kanan ba o sa kaliwa? Ganun makipag-usap yun, magulo. Oh, aminin mo, nahilo ka rin, di ba? Hindi naman masyado. Sus! Umamin ka na! At isa pa, alam kong hindi yun ang type mong babae. Pinagbigyan mo lang si Francis na i-date si Marie. Oh, magsinungaling dyan. Minus 10 points ka sa langit. Sige ka. Ewan ko sa'yo. Sinira mo pa rin yung date ko. Hindi ko malang nahatid ng maayos yung tao sa bahay nila. Huwag ka mag-alala. Pinasundo ko na kay Francis. At sinermonan ko na rin siya. Na kung magbibigay lang din sa'yo nung i-date, ayus-ayusin naman niya. Eh lahat naman ng kadate ko hindi okay sa'yo eh. Eh kasi hindi naman talaga okay. Kung hindi mataray, nasa talampakan naman ang utak. Alam mo, friend, espesyal dapat ang babaeng i-date mo. Hindi kung sino-sino. Kasi ang karapat-dapat na babae sa'yo ay yung mahaba ang pasensya. Lalo na kapag nagsusuplado ka. Ay nako, malaki ang pang-intindi. Dahil trabaho ang paborito mong ginagawa. At higit sa lahat, malalim ang emosyon. Dahil minsan mas matigas ka pa sa bato. Alam mo, hindi ko alam kung concerned ka ba talaga sa akin o pasimple mo akong nilait. Both. Kaya nga ang hanapin mong babae, yung parang katulad ko. Ha? Huh? Katulad mo? Oo! Natanggap at mahal ka. Kahit minsan, para kang galing sa ibang planeta. Kaya ikaw, bago ka makipag-date, sabihin mo muna sa akin at kikilatisin ko. Okay? Okay, manood na lang tayo ng movies. Ay, pati yung plangan ng juice sa kusina. Wow, makautos ha? Please, nauuhaw na ako eh. Oo na. Pangit mo magpabebe. Popoy at Bettina, si Ella ang pinakamalapit pero pinakamakulit kong kaibigan. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung paano kaming naging mag-best friends. Sobrang magkaiba kaming dalawa. Outgoing na tao itong si Ella. Mahilig makipagkaibigan at parang pinaglihi sa manok sa pagiging maingay. Putak ng putak. Siya rin yung tipo ng taong hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. At madalas, siya ang nagbibigay sa akin ng mga sakit sa ulo. Pero alam nyo, si Ella ang pinaka nakakaintindi sa akin. Siya lamang ang nakakahuli ng kiliti ko at nakakasabay sa mga trip ko. Kung sa ibang tao, hindi ako madaldal. Pagdating sa kanya ay wala akong choice kundi ang tumaldal na rin. At hindi ako nagrereklamo, Popoy at Bettina, dahil sa tuwing kasama ko si Ella, ay masaya naman ako. Nakakagaan ng pakiramdam ang mga pagbibiro at ang malalakas niyang tawa. Nakakawala ng stress sa tuwing kinikwentuhan niya ako ng mga wala namang saysay na mga kung ano-ano. Popoy at Bettina, oo, tama kayo ng iniisip. I like Ella. Hindi pala, I love her. Pero hindi ako katulad ng ibang lalaki na porke gusto ang isang babae, ay liligawan na agad-agad. Inaalagaan ko ang pagkakaibigan namin ni Ella. Pero higit sa lahat, ay inaalagaan ko rin ang puso niya. Ayoko siyang masaktan. Ayokong ako pa ang maging dahilan para mawala ang mga ngiti at ang mga tawa niya. Hmm.
Ano bang ginagawa namin dito? Daniel! Hi! Hoy, dito! Dali! Bilisan mo! May surprise ako sa'yo! Uy, sandali lang! Maputik! Baka madulas ako! Talaga itong si Elan, daming kalokohan eh. Ay, salamat. Akala ko kanina madudulas na ako eh. Ano ba kasing ginagawa natin dito sa talon? Maputikan tuloy yung sapatos ko. Sabi ko naman kasi sa'yo, magchinelas ka na lang. Hindi ka nakinig sa akin, kaya yan ang napala mo. Uy, bakit ang dami naman pagkain? Anong meron? Regalo para sa birthday mo. Surprise! Ha? Susunod pang linggo yun ah. Eh gusto ko kasing ako ang maunang bumati at mag-celebrate ng birthday mo. Kaya, heto, nagpaluto ko kay nanay ng mga paborito mong pagkain. May adobong puso ng saging, pritong galunggong, at syempre kanin, may itlog at maalat na kamatis. Nagpaluto rin pala ako ng espesyal na longganisa ni Aling Laling. Ay tapos, may laing din dito. At sa dessert, ang paborito mong leche flan! Yay! Dami naman yan. Parang pang-last supper na. Eh kasi gusto ko makain mo lahat ng paborito mo. Kulang pa nga yan eh. Dapat nga may bilo-bilo tsaka sinigang na baboy. Eh kaso, sabi ni nanay, pang-fiesta na raw ang gagawin namin. Kaya yan na lang muna. Uy, kung para sa birthday ko to, nasaan yung cake? Ay, oo nga, palala. Nawala sa isip ko. Teka, tatawagan ko si Kuya. Magpapabili ako agad ng cake para... Huwag na. Bibiru lang ako. Patulang mo naman. Hindi na. Okay lang? Oo, okay lang talaga. Sobra-sobra na nga itong mga pagkain. Hindi natin ito mauubos. Sige, kung bahala. Basta kapag gusto mo, sabihan mo lang ako ha. Isang tawag ko lang kay Kuya, magkakaroon ka na agad ng cake. Ayos lang. Tama na to. Uy, salamat ah. Hindi ka talaga nagpapatalo tuwing birthday ko, ano? Siyempre, ako pa. O tara na, chibuga na! Ay, grabe. Busog na busog ako. Ang dami nating nakain. Wala natin yung six-pack abs ko. Ano? Six-pack abs? Nasaan? Sumaling ko talaga. Pero salamat ulit ha. Di ba, babawi ako sa birthday mo. Sa katunayan yan, hindi pa rito natatapos ang surprise ko sa'yo. May isa pa kasi akong ibibigay. Ha? Ano? Sandali, kukunin ko lang sa bag ko. Wait ka lang dyan ha. Nasaan na ba yun? Ito. For you. Bulaklak? Bakit mo binibigyan ng bulaklak? Kasi gusto kong bigyan ka? Ano ba, babae lang ang binibigyan ng bulaklak? Eh, sa gusto kitang bigyan eh. Hindi naman siguro mababawasan ang pagkalalaki mo kung tatanggapin mo yan. Diba? Sige na nga. Salamat ah. Ay, tapos may sasabihin din sana ako sa'yo. Ano yun? Ano kasi... Okay. Kasi matagal ko na itong gustong sabihin sa'yo. Kaso, natatakot lang ako makita kung ano yung magiging reaction mo. Natatakot ako na baka kapag ginawa ko to, may magbago. Pero naiisip ko, mas nakakatakot kung itatago ko lang to sa sarili ko. Nakakatakot na baka kapag handa na akong magsabi sa'yo, huli na palang lahat. Ayoko may pagsisihan. Teka, ano bang pinag-uusapan natin dito? Hindi ko maintindihan. Daniel. Mahal kita. Uy, Daniel. Narinig mo ba yung sinabi ko? Pero seryoso ka ba talaga? Baka naman niloloko mo lang ako ah. Uy, hindi kita niloloko ah. Totoo yung sinabi ko. Matagal na kitang mahal. Hindi ko lang masabi sa'yo dahil natatakot ako. Baka kung ano yung isipin mo sa akin eh. Pero hindi na ngayon. Ayokong pagsisihan na hindi ko nasabi sa'yo kung gaano kita kamahal. Kung gaano ko kagustong mahalin mo rin ako. Pero... Alam kong sasabihin mo na magkaibigan lang tayo. Pero Daniel, hindi ako susuko. Hindi ako papayag na hindi ko maiparamdam sa iyo yung nararamdaman ko.
Liligawan kita. Ano? Ikaw manliligaw sa akin? Oo, seryoso ako. Liligawan kita. Tulad kung paano manligaw kayo mga lalaki. Nahihibang ka na ba, Ella? Sa tingin mo tama yung gagawin mo? Ano na lang sasabihin ng iba pag nalaman nilang nililigawan mo ko? Ano naman ngayon? Alam mong kahit kailan hindi ako nagkaroon ng pakialam sa sasabihin ng iba. Basta ako, papatunayan ko sa'yo na mahal kita at seryoso ko sa'yo. At ngayong araw ang simula ng panliligaw ko sa'yo. Paano na kaya, di sinasadya, di kayang magtapat ang puso ko. Bakit sa dinamiramin ng kaibigan ko, ikaw pa? Paano na kaya, di sinasadya, ba't nahihiya ang puso ko? Hirap na umibig sa isang kaibigan, di masabi ang nararamdaman. Paano na kaya? Popoy at Bettina, hindi ako makapaniwala sa lahat ng mga salitang binitiwa ni Ella ng mga oras na yon. Ilang beses kong prinoseso sa utak ko ang mga narinig ko mula sa kanya. Sobra akong nawiwirduhan dahil syempre nasanay tayo na lalaki ang nagtatapat sa isang babae. Na lalaki ang naniligaw. Pero kay Ella, hindi uso ang ganoong nakasanayan natin. Sinimulan niya na nga akong ligawan. Nakakailang na palagi niya akong sinusundo sa bahay bago ako pumasok sa office. Susunduin naman para sabay kaming umuwi rin. Tuwing weekend ay niyayaya niya akong mag-date kung saan-saan. Si Ella ang nagpaplano ng lahat. Sa totoo lang, Popoy at Bettina, hindi ko alam kung gusto ko bang tigilan si Ella sa mga ginagawa niyang paniligaw. Magaan sa pakiramdam ko na araw-araw ko siya nakakasama. Na sa loob-loob ko ay sobra akong natutuwa dahil mahal ako ng babaeng mahal ko rin naman. Pero sa kabila ng mga sayang yon ay natatakot ako. Natatakot na baka hindi ako ang lalaki na para kay Ella. Na baka nag-aaksaya lang siya ng panahon sa akin. At kasabay na yon, nahihiya dahil nagawa pa niyang maging mas lalaki kaysa sa akin mismo. Ang baliw talaga nito, hindi marunong eh. Yan, nasa si Mama. Ha? Huh? Ah, nasa palengke. Bibili ro ng ulamin mamayang hapunan. Ah, si Papa. May pinuntahan sagad sa munisipyo. Tungkol yata sa aming yar. Yun yung narinig ko eh. Ah, okay. Pero sino yung naghuhugas sa kusina? Si Ate Ella. Ano? Baliw ka talaga. Bakit mo pinaghuhugas yun tapos ikaw panood lang na TV? Sabi niya siya na lang daw maghuhugas eh. Kanina pa nga kilos yun ang kilos dito eh. Kanina naabutan ni Mama na dinidiligan yung mga halaman natin sa labas. Tapos pinapasok, nagulis naman dito sa sala. At ayun, naghuhugas na siya sa kusina. Bakit hindi mo pinipigilan? Ayaw magpapigil eh. Anong magagawa ko? Naliligaw daw kasi siya sa'yo. Nox, may manliligaw ka na pala kuya eh. Talaga ka na. Ay, nahimik ka nga dyan. Kunin mo yung mga sinampay sa labas at titlapin mo. Ayun oh, tapos na. Nagawa na ni ate. Eh, ahiya. Tahan ko na nga lang muna yun. At ikaw, maghanap ka ng gagawin mo. Papagalitan ka ni Mama kapag naabutan ka niya nakahilata lang dyan. Ay, sa wakas nakatapos din. Hi, Daniel! Gising ka na pala. Buti naman at nagpapahinga ka ngayong day off mo. Ah, anong meriendang gusto mo? Nagdala ko ng suman, bilo-bilo. Ah, gusto mo na bang kumain? Ipaghain kita. Teka lang, Ella. Ang ginagawa mo rito? Sinabi sa akin ni Dia na kanina ka pa raw kilos ng kilos dito sa bahay. Ginagawa mo yung mga hindi mo naman dapat ginagawa. Ang alin? Yung pagtulong ko sa gawaing bahay? Ano ka ba? Normal lang yun, no? Ano ka ba, Ella? Hindi normal yun. Baka sabihin ng iba, ginagawa ka namin kasambahay dito.
Baka magalit pa sa akin si tita. Isipin, inaabuso kita. Sus, hindi yun. Tsaka sanay na ako sa mga ganitong ginagawa. Nagugutom ako, Ate Ella. Pwede bang makahingi ng bilo-bilo? Oo naman! Umupo ka na at mag-aain ako. Marami to. Tsaka gawa to ng mama ko talagang masarap. Teka, kukuha ko ng mga kutsara at mako. Kuya, upo ka na. Oo nga, Daniel. Maupo ka na. Okay. Ibang saya, Diana. Kutsara at mako. At ito naman sa iyo, Daniel. Mainit-init pa naman, kaya hindi ko na ito iinitin, ha? Ah, gusto nyo mas mainit pa? Wag na, Ella. Maupo ka na rin dito. Lalagyan na kita. Ayan, tama na ba to? Oo, tama na yan. Salamat. Ang tamis-tamis naman. Ang swerte naman ni Kuya sa'yo, Ate Ella. Napakamaasikaso mo. Alam mo, wala niya isang naging ganyan sa kanya. Ikaw lang talaga. Oo nga eh. Kaya ipagdasal mo na sana sagutin na ako ng kuya mo. Ay, naku ate. Nagpapakipot lang yan. Pero sa loob-loob niyan, ako, kinikilig na yan sa mga ginagawa mo. Manahimik nga kayong dalawa. Parang wala ako rito ah. Eh, totoo naman kasi. Alam mo kuya, kung ako sa'yo, girlfriendin mo na itong si ate. Kita namang hindi kanya papabayaan eh. Hindi sasaktan. At mas lalong hindi lulukohin. Maganda na nga, matalino pa. May alam pa sa gawaing bahay. Oh, saan ka pa? Kaya sige na, kuya. Sagutin mo na siya. Alam mo ikaw, ang dami mong sinasabi, pwede bang kumain ka na lang? At pagkatapos mo, magplansya ka. Ako, wag na. Ako na lang. Kaya nga naghugas muna ako eh, para makapagplansya ako at hindi mapasma ang mga kamay ko. nakalimutan ko may gagawin pa pala ako sa kwarto. Sige, maiwan ko muna kayo ha. Ate, salamat sa dalang merienda ha. Bukas ulit. Oo naman. Huwag ka muna aalis ha. Dito ka na maghapunan. Sige. Makinig ka. Ito na ang huling gagawin mo ha. Ayoko yung pakiramdam na pinagsisilbihan mo ko. Daniel, wala masama akong pagsisilbihan kita. Saka diba nga, nanliligaw ako sa'yo. Alam mo naman, puro salita lang ang gagawin ko. Dapat sasamahan ko ng gawa. Dahil sa ito lang ang alam kong gawin eh. Di itong ipapakita ko. Pero kailan nakakahiya? Kung ganun, edi, sagutin mo na ako. Pero hanggat hindi mo pa ako sinasagot, itutuloy ko lang ang panigigaw ko sa'yo. Popoy at Bettina, akala ko noong una ay kaya kong tiisin ang panliligaw na ginagawa sa akin ni Ella. Pero habang tumatagal, ay pa-awkward ng pa-awkward ang sitwasyon. Na parang pakiramdam ko ay nababawasan ang pagkalalak ko. Sobra na ako nahihiya. Pero hindi ko naman siya magawang patigilin sa ginagawa niya. Dahil tulad nga ng sinabi ko kanina, si Ella, yung tipo ng taong hindi talaga titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto niya. At hindi ko na alam kung papaano ko siya pabaste din na hindi ako magmumukhang masama at walang respeto bilang isang lalaki. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Perfect match. Popoy at Bettina, tulad ng dati ay tinuloy-tuloy lang ni Ella ang panliligaw niya sa akin. At habang tumatagal ay hindi ko na nagugustuhan ang mga nakikita ko. Noong una ay hinahayaan niyang ako ang magbayad ng date namin. Pero isang araw sinabi niyang siya dapat ang nagbabayad sa mga bill. Siya ang manliligaw, siya dapat ang may sagot sa lahat. At hindi lang yun. Kung ako, sobrang nahihiya na nililigawan ako ng isang babae, si Ella naman ay sobrang proud. Palagi niya akong tinatanong kung kailan ko ba raw siya sasagutin. Ano pa ba raw ba ang dapat niyang gawin para maging girlfriend niya na ako? O maging girlfriend ko na siya? Sa tuwing nagtatanong siya ng mga ganoong bagay ay palagi kong iniiba ang usapan namin. Hindi ko masabi na kaya hindi maibigay sa kanya ang gusto niya
ay dahil ayaw ko ang ginagawa niyang paraan. Uy, Daniel, bakit nandito ka lang? Hinahanap na tayo ng mama mo. Aalis na raw tayo maya-maya. Sige, susunod ako. Ayos ka lang? Sa itsura mo, parang ikaw ang magbabayad ng utang ng Pilipinas, ha? Kalma! Ay, hala. Mukhang may problema ka nga. Ano ba meron? Wala, wala. Ayos lang ako. Uy, maniwala ako sa'yo. Hindi ganyan ang hiletsya ng mukha kapag ayos ka lang. Hindi nga, ano bang problema? Pwede mo namang sabihin sa akin eh, baka matulungan kita. Maliban na lang kung utang ang iniisip mo, wala kang pera eh. Okay, mukhang hindi rin naman kita mapipilit na sabihin sa akin kung ano yung nasa isip mo eh. Gagawa na lang ako ng paraan para humiti ka naman kahit konti. Ano naman yan? Teka, nandito lang sa bag ko. Ayun, nahanap ko rin. Tadaan! Gift ko para sa'yo. Ano meron? Hindi ko rin alam kung anong meron eh. Basta gusto ko lang ibigay yan sa'yo. Dali, buksan mo na! Surprise! Hello? Alam mo ba, nung makita ko yan, ikaw agad ang naisip ko. Talagang bumalik pa ako sa bahay para kunin yung naipon kong pera tapos binili ko na yan. Ang ganda, no? Lagi na bagay sa'yo. Mas lalo kang gagwapo sa relo na yan. Ella, kakabigay mo lang sa akin ng isang linggo ng polo shirt. Nung nakaraang buwan naman, binilhan mo ako ng sapatos. Tapos ngayon, relo naman. Nanay ba kita? Oo naman ito. Nanay agad. Kasi gusto ko magbigay sa'yo ng regalo eh. Tsaka hello. Pinaghirapan ko naman ang lahat ng yan, no? Hindi ko hiningi kahit kaninong pinambili ko sa mga binibigay ko sa'yo. Kaya, sige na, suotin mo na. Excited ako makita kung anong itsura niyan kapag suot mo na. Pasensya ka na. Hindi ko na ito matatanggap. Ha? Bakit? Sobra na to. Ayokong isipin mo na inaabuso kita. Ano ka ba? Ikaw lang naman na nag-iisip nun eh. Sige na, suotin mo na yan. Ilang araw ko rin tiniis na isikreto yun sa'yo, no? Hindi na, sa'yo na lang to. Baliw, panlalaki kaya yan. Parang sa akin na lang. Dali na, suotin mo na. Paniguradong bagay yan sa'yo. Ayoko nga. Sige na, binili ko nga yan para sa'yo, tapos hindi... Ayoko nga, bakit ba ang kulit mo? Ay, ba't may ganun? Bakit may pagsigaw na naganap? Pinapasuot ko lang naman sa'yo ah, hindi ko naman pinapalunok. Kulit mo kasi. Sinabi ko na nga hindi ko tatanggapin dahil ayoko. Ayoko, okay? Tama na, Ella. Tumigil ka na sa kahibangan mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Kumakasigaw ka naman sa akin, parang ang laki ng kasalanan ko. Ano ba problema? Ikaw ang problema. Kulit mo eh. Hindi ka marunong makaintindi. Kung anong gusto mo, yun ang ginagawa mo. Wala kang pakialam kung may natatapakan ka na bang ibang tao kung may naiinis na ba sa'yo. Basta kung ano yung napapasay sa'yo, yun ang ginagawa mo. Alam mo, hindi kita maintindihan. Hindi mo ako naiintindihan dahil hindi ka marunong makinig sa akin. Okay. Sige. May gusto ko bang sabihin sa akin? Ito na, makikinig ako. Sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin. Hindi na kailangan. Masasaktan ka lang sa mga sasabihin ko. Eh ano naman? Sabi mo kanina hindi ako marunong makinig. Tapos ngayon namang handa na ako makinig, ayaw mo magsalita. Saan ako lulugar? Kasi ako, Daniel, ginagawa ko ang lahat para sa'yo. Para mapatunayan ko kung gaano kita kamahal. Kaya pasensya na ako napapasobra minsan. Kasi sobra lang kitang mahal eh. Pustigilan mo na. Ayoko na mga ginagawa mo. Ayoko nang nililigawan mo ko dahil una sa lahat, walang babaeng gumagawa nun. Meron pala. Ang mga desperadong babaeng katulad mo. Grabe. Ang sakit nun, ah. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Masasaktan ka lang sa mga maririnig mo sa akin. Kaya para hindi ka na lalong masaktan pa, itigil mo na. Ibig mong sabihin, sa dinami-rami ng mga ginawa ko para sa'yo, hindi man lang nagbago ang isip mo? Hindi dahil gusto mo makukuha mo. At mas lalong hindi dahil mahal mo, mamahalin ka rin. Kailangan mo tanggapin na ganyan ang patakaran dito sa mundo. Hindi mo ako minahal? Wala kang naramdaman? Kahit sandali lang? Kahit segundo lang? Wala.
Hanggang kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa iyo. Itigilan mo na to. Ikaw lang din naman na magmumukhang tanga sa huli. Okay, sige. Ikaw na rin naman na nagsabi niyan. Wala na ako magagawa. Itatago na Popoy at Bettina, nagkunwari akong walang pakialam kay Ella, pero sa loob-loob ko ay gusto kong bawiin ang lahat ng mga sinabi ko. Gusto kong sabihin sa kanya na mahal ko siya kahit noong hindi pa siya umaamin sa akin. Gusto kong sabihin na matagal ko nang gustong manligaw sa kanya. Paghirapan ang matamis niyang oo, pero natatakot ako. Natatakot dahil baka hindi ako ang lalaking nararapat para sa kanya. Na baka masaktan ko lamang si Ella. Na sa bandang huli ay mawala ang pagkakaibigang parehas naming iniingat-ingatan. Pero nagawa ko na ang isang bagay na ayaw ko sanang gawin. At yun ay ang saktan nga si Ella. Ang mawala ang pagkakaibigan namin. Popoy at Bettina, sobrang sinisisi ko ang sarili ko. Una, sana naging matapang akong sabihin na mahal ko siya. At sana naging matapang din ako na ako ang manligaw sa kanya. Pangalawa, sana ay hindi ako pumayag na siya ang manuyo sa akin. At sana hindi naging awkward ang lahat. Pangatlo, sana sinabi kong ako na lang ang poporma sa kanya. Ang gagawa ng lahat, makuha lamang ang matamis niyang oo. Kaya lang huli na yata ang lahat. Ilang araw akong hindi kinausap ni Ella. Hindi ko rin siya magawang kausapin dahil parang ang kapal naman ang mukha ko kung gagawin ko pa yun. Sobra ko siyang na-miss, Popoy at Bettina. Araw-araw ay hinahanap-hanap ko siya. Para akong nababaliw sa pag-iisip na galit siya sa akin, na nasaktan ko siya. Kaya ang nasabi ko sa sarili ko, tama na, Daniel. Tumigil ka na sa pagiging torpe mo. Oras na para magpakalalaki ka. Kaya alam kong galit ka sa akin. Alam ko na ayaw mo akong makita, pero nandito ako para humingi ng tawad at sabihin mahal kita. Parang corny naman pakinggan. Ella, I'm sorry. Hindi ko sinasadyang masaktan ka sa lahat ng sinabi ko. Sinadya ako masabihin yun, di ba? O naman, mahala na. Nandito na ako sa tapat ng bahay nila. Good luck din niya. Nandito kaya yun? Ella? Sino sila? Sino ka? Ako yung unang nagtanong. Sino ka at anong kailangan mo? Si Ella ba nandyan? Si Ella. Nasa kwarto, nagbibihis. Nagbibihis? Oo. Nagbibihis siya dahil kakatapos nilang maligo. Sino ka nga ulit? Daniel. Babe, sino yan? Ah, ito pala yan, Daniel. Anong ginagawa mo rito? Gusto sana kitang makausap. Teka, boyfriend mo ba ito? Ah, si Jerry? Boyfriend? Parang ganun nga.
Gusto mo ako makausap? Sige, walang problema. Ah, babe, dun ka muna sa kwarto natin, ha? Yeah. Sige. Anong pag-uusapan natin? Ako ba naman, Ella? Alam ba yan ni tita, ha? Na nandito yung boyfriend mo? Hindi. Kaya ko nga siya nagawang pupuntahin dito, eh. Nasa Maynila si Mama hanggang sa Linggo. Kaya ibig sabihin, hanggang Linggo siya dito. Oh, Diyos ko. Ano pong problema? Boyfriend ko naman siya. Pwede namin gawin kahit anong gusto namin gawin. Lalo na yung... Hindi. Ibigay mo yung sarili mo sa isang lalaki na... Hindi mo pa naman siya ganun katagal na boyfriend, di ba? Gusto kong subukan eh. Tsaka, bakit ka ba nakikialam? Boyfriend ba kita? Sa huling pagkakaalala ko, binasted mo ko. Sinabihan mo kong desperada at tigilan na kita. Ginawa ko naman. Tapos ngayon, papakialaman mo ako sa gusto kong gawin? Nandito ako para humingi ng tawad sa'yo. Eh, hindi ako dapat nagbitiw ng mga ganong salita. Tapos? Tapos, namiss kita. Anong gagawin ko kung namiss mo ko? Ella, huwag ka na magalit sa akin, oh. Sige, aminin ko. Ako yung pinakatorping lalaki sa buong mundo. Isama mo na rin ang pagiging duwag. Pero natakot lang naman ako na aminin yung totoong nararamdaman ko sa'yo kasi naisip ko na baka hindi ako yung lalaki na para sa'yo. At paano mo naman nasabi yan? Sinubukan mo ba? Yun na nga eh. Wala pa akong ginagawa. Natakot agad ako. Kasi kung titingnan mo, magkaibang magkaiba tayo eh. Ito lang ako, simpleng lalaki. Tahimik, boring ang buhay. Pero ikaw, lahat ng taong nakakasama mo, napapasaya mo. Eh, lahat nga gusto maging kaibigan ka eh. Maging parte ng buhay mo kasi para kang araw, nagbibigay ng liwanag, ng saya, ng pag-asa. Ang corny mo. Anong araw? Totoo yung sinasabi ko kasi yun yung ginagawa mo sa akin. Simula nang makilala kita, bigla nagkaroon ng kulay ang lahat. Nagagawa mo ako mapasaya kahit na mismo sa sarili ko hindi ko yun magawa. Punong-puno ka ng pagmamahal. At baka hindi ko mabigay sa'yo yung mga bagay na kayang-kaya mo ibigay sa akin. Hindi tayo perfect match. Kahit ano pang sabihin mo, huli ka na. May boyfriend na ako at si Jerry yun. Masaya na ako. Ay! Ay! Maipis! 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 Kukuha lang ako ng walis, ha? Papatayin ko. Sige, tuloy niyo lang yan. Sa kusina lang ako. Ano nga ulit yung sinabi mo? May boyfriend ka na? Ganun lang siya tumili. Pero lalaki yon. Sige, sabi mo eh. Nakakainis ka! Bakit mo hinampas? Kasi naiinis ako sa'yo. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo kung bakit isang ngiti mo lang wala na. Nawiwindang na naman ako. Purahin ko yung ngiti mo eh. Sige nga. Paano? Huwag mo nga kumutuin. Hindi ko pa rin nakakalimutan lahat ng sinabi mo sa akin. Kaya nga nandito ako para mag-sorry sa'yo. Para bumawi. Para na rin manligaw. Ha? Anong sabi mo? Ang sabi ko, liligawan kita. Ano ulit? Manliligaw ako sa'yo. Parang may mali na yata sa tenga ko. Hindi talaga kita marini. Ang sabi ko, mahal kita. Parang naibumarasala yung munin ko, ha? Wala man lang sagot. Anong sagot ka dyan? Ikaw naman ang manligaw sa akin, no? At para sabihin ko sa'yo, hindi ako madaling ligawan. Sige, challenge accepted. Mapapasagot din kita. Ako mo? Dahil sa'yo ako'y matapang. Dahil sa'yo ako'y lalapan. Para sa'yo akong mamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap. Mamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo akong mamahal na huwag kita sasapat. Narin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Popoy at Bettina. Para mapasagot siya kung ano-ano pa nga ang mga ginawa niya sa akin. Nag-igib ng tubig,
pinagsibak ko siya ng kahoy, sinamahan mo malengke at ako ang nagbibitbit ng lahat ng mga pinamili namin. Kapag sinabi niyang may gusto siyang puntahan, ay parang nagiging si The Flash ako sa bilis para masundo siya agad. At araw-araw ay sinasabi ko sa kanya kung gaano ko talaga siya kamahal. Popoy at Bettina, pagkatapos nga ng ilang buwan, ay nakamit ko rin ang matamis na oo ni Ella. At sa wakas, girlfriend ko na siya. Sa loob ng isang taong relasyon namin ay sobrang naging masaya kami. At alam kong napasaya ko rin siya ng sobra-sobra. Kaya naman, plinano ko ang isang bagay na alam kong makapagpapabago ng buhay naming dalawa ni Ella. Sa pagkakbang, madudulas ka. Kung ayaw mo akong madulas, tanggalin mo itong nakapiring sa mata ko. Pag ganito-ganito ka pa, alam ko namang nasa talon tayo. Narinig ko yung pagragisa ng hobby ko. Bakit ba ang hilig mo sirain ng mga surprise ko sa'yo? Eh, halata ka kasi. Alam mo, dapat talaga nag-one-on-one session muna tayo sa mga ganito. Mas magaling pa ako sa'yo eh. Oo, sinasabi ko sa'yo. Ngayong araw na to, malalagpasan ko ang galing mo. Okay, sabi mo eh. Oh, nasa na ba? Pupunta ba tayo sa gitna ng tubig? Ano? Ayan, nandito na tayo. No, tatanggalin ko na yung piring mo sa mata. Ihanda mo na ang sarili mo. Baka maiyak ka. Okay? Isa, dalawa, tatlo. Grabe, babe. Ang ganda. Nakakaiyak na. I'm romantic. Ewan ko sa'yo. Ano bang meron? Wala nga pagkain. Nagugutom na ako. Alam mo, mukha kang pagkain, no? Ah, so sinasabi mo, mataba ako. Huh? Wala akong sinabing mataba ka, ha? Ewan ko sa'yo. Ano ba ginagawa natin dito? Naalala mo ang lugar na to, di ba? Dito ka una nagtapat sa akin. Wow, ang gwapo mo naman doon. Matapos? Wala lang. Naging special lang itong lugar na to para sa akin. Alam mo ba, nung matagal tayong hindi nag-usap, parati akong pumupunta rito. Nagmumuni-muni, nag-iisip, nanghihinayang, natatakot na baka huli na ang lahat. Pero nung naalala ko yung araw na sinabi mo sa akin, mahal mo ko, na-realize ako eh. Ano? Nakapag mahal mo, ipaglaban mo. Huwag kang matakot sa pwedeng mangyari kasi sabi mo nga noon, yung mga sakripisyo, risks, parte lahat yun kapag nagmahal ka. At kung sakaling mabigo ka, ang mahalaga sinubukan mo, di ba? At yun ang ginawa mo. Ako pa yung nahiya. Ako yung lalaki, ako pa yung naduwag aminin ang totoong nararamdaman ko. Ano ka ba? Dakilang torpe ka na bago pa tayo nagkakilala. Medyo nasobrahan lang. Pero ngayon, hindi na ako torpe. At mas lalong hindi na ako duwag. Hindi maganda. Congratulations. Takal ko na rin pinagplanuhan to eh. Kaya sana pumayag ka. Saan? Ella, love, mahal na mahal kita. Gusto kong ikaw ang makasama ko habang buhay. Gusto ko ikaw yung makakatuwang ko sa saya o maging sa lungkot man. Hindi ko na maisip ang magiging buhay ko kapag nawala ka pa sa akin eh. Tagal ko rin tong hinintay. Kaya gagawin ko na. Will you marry me? Uy, bakit ka natawa? Kasi, alam ko na magpo-propose ka. Ano? Alam mo na? Paano? Kasi kagabi, iniwan mo na lang yan basta sa sofa namin. Eh, kilala mo naman ako, dakilang chismosa. Kaya habang nasa CR ka, sinilip ko. Tapos, ayun, nakita ko yung sing-sing. Kaya, nag-gets ko agad. Ay, tanga ko. Di bale, will you marry me? Love, wala ka bang napapansin sa kamay ko? Teka, yan yung sing-singa. Paano napunta sa'yo yan? Sinuot ko na. Nainip ako eh.
Ah, naunahan mo na naman ako. Ano ba naman yan? Love, hindi mo pa nagigets? Suot ko na yung singsing. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Huh? Ibig sabihin? Oo, as in... Oo? Oo nga. Ang slow, ha? Ibang klase ka talaga. Alam ko. At may lilinawin lang ako, ha? Sabi mo noon, hindi tayo perfect match. Pero para sa akin, wala namang perfect match. Basta masaya ka at nagmamahal ka, magiging perpekto ng lahat. Kahit may pagkabaliw ako minsan at ko naman eh, sinbagal ng pagong makapick up. Ang mahalaga, mahal natin ang isa't isa. Mahal na mahal kita. Mas mahal na mahal kita. Konting bato, konting semento, di pa rin kontento para ipakita ang pagmamahal sa'yo. At parang santo sa kumbento, pitang star sa kwento, idol ka, taas kamay ako sa'yo. Popoy at Bettina, hindi perpekto ang relasyon namin ni Ella. Dahil hindi rin naman kami perfect match. Maingay siya, tahimik ako. Gala siyang tao, gusto ko nasa bahay lang ako. Sinasabi niya kung ano ang nasa isip niya habang ako naman ay malihim na tao. Maraming bagay kaming hindi pinagkakasunduan. Pero sa bandang huli ay nagagawa naming ayusin ang mga problema na hindi paghihiwalay ang solusyon. Kay Ella ko na-realize na hindi mo kailangan maghanap ng perfect match mo. Na hindi ka dapat maghanap ng taong makakasundo mo sa lahat ng pagkakataon. Pero ang dapat mong hanapin ay yung taong i-challenge ka sa mga bagay na akala mo tama. Yung taong susubok sa pasensya mo, pero hindi mo susukuan. Dahil ang totoo, wala naman talagang perpekto. Na kahit magkaiba kayo ng ugali, ay mahal niyo pa rin ang isa't isa. Popoy at Bettina, nitong December 2020 ay nagpakasal na kami ni Ella. Dahil nga sa pandemic ay nagdesisyon kaming sa judge na muna magpakasal. Pero ipinangako ko na pagkatapos ng lahat ng ito ay ibibigay ko ang pinakamagandang kasal para sa pinakamagandang babae sa buhay ko. Popoy at Bettina, dito ko natatapusin ang liham pong ito. Muli, maraming salamat sa buong team ng Dear MOR sa pagpili ng kwento ko. Mula sa writer, editor, mga dramatista at syempre sa inyo, Popoy at Bettina. Maraming salamat at sana ay patuloy pa kayong pagpalain ng ating Panginoon. Nagmamahal, Daniel. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hey, oras natin 1:56, kamamilyang kamorkada. Woo, kilig-kilig na naman ang ating madlang netizens dito, ang ating mga kamorkada. Mm-hmm. Kahit si Popo yung dimple ayaw nung umalis sa ano ha, sa pisngi ha. Kilig na kilig ha. Another great story na naman, kapamilyang kamorkada. Thank you so much, Daniel, at kay Ella sa pag-share nitong kwentong ito na nagpapakita na naman. Totoo nga talaga, nag-e-exist ang true love. Be. Kahit magkabalik at pao, naman. Kahit pa nga magkaiba kayo ng ugali. Yeah. True. Mm-hmm. Totoo. Ikaw ba, Bettina, ganyan kayo ng ni Boylet? May mga pagkonting pagkakaiba sa ano sa ugali. Yes. Feeling ko konti lang. Sino ba sa inyo yung mas maingay? Sino ba sa inyo yung
mas agresibo, masipag. Ganyan. Feeling pareho ko ikaw kaming eh. Tahimik. Pareho kaming tahimik at mahiyain. Pareho. Tapos, siya lang masipag, ako tamad. Pareho. Ganyan. Buti naman. Sana sinabi mo na lang rin yung totoo doon sa una niyong katangian. Ako like, sinungaling siya, honest. Siya yung tahimik. Oo, ganyan. Sinungaling, honest. You know, ano, pinagkaiba namin. Balik tara. So, alam nyo na. Oh, yun yung gusto sinungaling mo. Sinungaling ka, totoo siya. Kami na lang mag-uusap. Siya na lang tatanungin ko. Feeling ko, mas may makukuha akong tamang sagot sa kanya, no? Para malaman mo yung totoo kasi alam mo naman yung lola mo dito, di ba? Ay, ang sharap magmahal, sabi ni Mark Espiritu. O, di kayo na ang masaya. Ella yun. And Daniel. O, di ba nga? Sabi ni Mania Jean Lopez, wow, just wow. Ang ganda naman talaga ng love life po nilang dalawa. Sana all may forever at nauwi talaga sa kasalan. Totoo ka dyan, kapamilya. Kahit nung umpisa, hindi masyadong kagandahan, di ba? Kahit nung umpisa, medyo tumatagilid-tagilid pa dahil may sumusobra, may kumukulang. Sumusobra si babae, kumukulang yung lalaki. Pero ang bandang huli, ang sarap lang. Ang sarap lang na nagkatuluyan at nauwi nga sa kasalan. Ayoko talaga ng ganito mga kwento. Masyado kasing nakakainggit. Sabi ni Noraline Operavio. Diba? Nakakainggit. Ay nako. Eh di kayo na lang ang masaya, sabi pa niya. Noraline, bakit kasi hindi natin gayahin ang ugali nitong si Ella, 'di ba? Hindi naman sa pagiging desperado, pero pwede ding maging porsigido, 'di ba? Minsan, pwede ding maging determinado minsan, 'di ba? Para magkaroon ng love life. Baka kasi 'yan lang yung kulang, 'di ba? Ayan, si Rosalie Llamazares, sabi niya, happy ending. Yan ang tunay na lalaki. Nagtapat ng tunay niyang nararamdaman. Mas maganda sa isang relasyon yung magkaiba kayo ng gusto basta mahal niyo ang isa't isa. E perfect match na rin yun. Alam mo, ewan ko lang, ano? Sabi nga, hindi naman kailangan na parehas kayong outgoing na mga na couple, di ba? Ayan, well, sa amin nga ni Mrs. Popoy, siya yung medyo talagang silent type. Minsan nga, naka-vibrate mode lang yun, kumaga sa cellphone. Diba? Ang tunog lang, ang response na makukuha mo kay Mrs. Popoy, ganun lang, vibrate lang talaga. Ganyan. Tapos ako naman yung medyo mas sociable. Ayan. Pero it doesn't necessarily mean na hindi maayos ang relationship namin, di ba? We rear our kids, I think, very well naman. Di ba, nagtutulungan sa mga oras na ako yung medyo mahina ang loob. Akala nung iba, ako yung malakas ang loob, pero si Mrs. Popoy, mas malakas ang loob kesa kay Popoy. Di ba, may mga ganun na mga bagay. Di ba, na hindi naman kailangan parehas kayong strong, hindi naman kailangan parehas kayong tahimik. Di ba, kino-compliment nyo yung kakulangan ng isa't isa. Diba? For me, that's what makes a perfect couple perfect talaga. Diba? Yung parehas kayo na gustong maging successful ang isang bagay, nag-a-adjust. Diba? Hindi ka masyadong stiff, hindi ka masyadong rigid na kapag ito na ang gusto ko, ito na. Diba? Hindi pa pwede yun. Diba? Kailangan give and take sa isang relationship. Yan ang nagpapabalanse ng buhay. Kung ano yung mga pinagkaibahan ninyong dalawa, ba? Diba? Yung weakness, yung strength ng bawat isa, yan, kapamilyang kamorkada. Minsan may pagkakaiba sa mga traits, ganun. Kaya nga sabi natin, nag-work naman talaga yung magkaibang ugali ng bawat isa. At hanapin nyo yun, ha? Hindi po pwedeng ang jojowain ninyo, kaparehong kaparehan nyo talaga. Nako, medyo hindi maganda ang life kapag ka ganun. Minsan nga, nabuburyo ka na sa sarili mo din, eh. Minsan napapagod ka na rin sa sarili mo, tapos hahanap ka pa ng katulad na katulad mo, hindi balanse ang life kapag ka ganun. Yung parang kung male ka, yung female version mo, yung ganyan, parang hindi ba masyadong masyadong redundant? Halos ganun ka na nga, ganun din yung kukunin mong partner, parang bukod sa redundant, napaka-predictable. Diba? Napaka-predictable na mga mangyayari sa relationship ninyo. Diba? Parang
walang sustansya. Sabi nga nung iba. Grabe kilig match. Congrats na niya. Salamat sa papansyet, ha? Congrats. Sir, sir, thank you, Marvin. Mm-hmm. Yung ipis talaga may kasalanan dyan eh. Sabi ni Michelle Bacol. Yung ipis kanina. Okay na sana, no? Eh, may boyfriend ako. Bakit? Ay, ipis! Bayan. Nilaglag ng ipis. Bilay up. Kuha lang ako ng ano, ha? Sabi ko na, Barbie. Mm-hmm. Nakakatuwa yung pagpanggap ni BF. Nakakita ng ipis, nagladlad, booking na. Sabi ni Rosalie Liamasares. Mm-hmm. Wag mong kalimutan, Danielle, na magpasalamat dun sa ipis, sabi ni Seri. Thank you, ipis. Buti na lang. Hi kay Jeff, nanonood sa atin ngayon. Si Charo sa susunod na story naman, DJ Bettina, mukhang maganda. Okay, sige. Thank you, Charo. Ami Batanghawa. Ayan. Sana all na muna ako ngayon, ha? Baka kasi nasa Seoul, Korea pa yung ka-perfect match ko. Maasa. Oo. Boom! Yun na pala yun eh. Maganda naman palang ending. From Tere. Hello, Tere. Love ya. Hmm. Si Ami Batanghawa, mukhang kakumpetensya pa ang anak kong dalaginding na rin. Oo, nanandito bakit? Rin sa tabi ko. Si Athena. Naghihintay din ng taga-Korea ang crush niya. Si Jimin. Oh, Jimin nga ba? Jimin ba pangalan? Nag-aantay ng upa. Sa ngayon, si Jimmy Santos muna ang kaya natin ibigay. Sabihin mo sa mo, taga-Pilipinas muna. Jimmy naman. Ayan, sige. Ayan, sana all. Triza Lorenzo. Thank you. Thank you. Yung mga nasa Holosulu ay nanonood din sa atin po. O, diba? Grabe. Connect na connect. Uy, siguro kung MMK to, ang title siguro ay Ipis mula kay Mark Espiritu. May pa title. Hashtag Ipis. Si Yaku Betla, sabi niya, excited na ako ha sa surpresa niyo next week. Ay, totoo po yan mga kapamilya, no? O, meron na po kami nga tatlong rason. Okay, tatlong rason as in wow, sorpresa, 'di ba? Tatlo as in 1, 2, 3 big, special, important, ano pa ba? Brilliant, extravagant, oh, 'di ba? Na rason para makinig ng Dear MOR next week. Tatlong special na rason. Kaya naman, wag po kayong mawawala mula Monday ulit hanggang Friday na ating pagsasamahan. Mm-mm. Ang special na rason talaga yan, tatlong araw na lang kami mag-e-ere. Charot! Ay, charot! Binasag! We are so excited for next week. Nakaganapan. Kaya tune in na guys, sabi dito ni Annabelle next week. Keep on supporting Dear MOR. Ay, talaga. Bongga yan. Yes. Kaya naman eto na rin, ano, ang tamang oras para ibigay na namin ni Bettina ang aming masasay sa napakaganda at nakakakilig, pero para sa iba ay nakakaingit na kwento ni Danielle at ni Ella. Two-o-six ang oras natin sa buong Pilipinas, kapamilyang kamargada. So, eto pa rin, ang Dear M.O.R. with your nagisang ate girl, Bettina, and Popoy. So, para sa kwento project nito ating... Project Eh kasi po, next week na may pa-surprise, tapos wala pa rin paramdam, nakakaloka. Wala pa rin mga binibigay sa akin, Bettina, kahit yung... Pwedeng gawin mo naman yung mga... O yung mga hayop na pwede. Diba? Nakakasama ng loob. Wow, ang feeling.
Okay, eto na nakakakilig na kwento ni Danielle at ni Ella. Be, grabe, diba? Diba nga sinasabi natin sa inyo, walang napupuntahan ng mga taong kinakabuglagi ang dibdib, diba? Maraming namimiss na mga wonderful opportunities. So wag nating hayaan na next time eh meron tayong mamiss na ganitong klaseng oportunidad sa life. Be brave, be confident. Kung meron kang gusto, go na yan. Kung kakayanin naman, diba? Tala mo sa sarili mo na, ay, wapak na wapak talaga, DJ. Gustong gusto ko talaga. Kaya, gagawin ko ang lahat para makuha yon. And tatanggapin ko rin kung hindi ko man makuha. Diba? Ganun lang naman yung life, beshi. Kaya etong si Ella, natutuwa tayo dahil merong napuntahan ang kanyang pagsusumikap, pagpupursige. Yun nga lang, merong mga hindi masyadong perfect na sa mga diskarte niya. Hindi masyadong perfect sa mga ginawa niya. Diba? Ang importante, ito na sila ngayon, all's well that ends well nga, sabi nila, daming S yun na. Sige, para sa next week, konti na lang yung S na mabanggit ko. Ang importante ay perfect ang kinalabasan ng kanilang storya. Naging sila bandang huli. Kasi nga, nagkalabasa na. Nagkasabihan na kung ano yung mga hindi gusto. Naayos naman. Nakadiskarte na rin ng maayos si Danielle at nauwi na nga sa kasalan, Kapamilyang Kamorgada. Yan lang naman ang pulot ko ngayong araw na ito, Kapamilya. Gusto ko lang din sabihin sa ating mga baby girls and baby girls nga na hindi naman masama kung tayo ang gumagawa ng first move. Wala naman kasing, hindi ko nga alam kung sino nagpauso na dapat lalaki lang ang nanliligaw eh. Dapat lalaki lang gumagawa ng hakbang at nagpaparamdam always. Hindi ko alam kung sino nagpauso niyan. Pero kung sino ka man, tago ka na. Char! Nagalit bigla. Kung sino ka man, grabe ka talaga. Yun, okay lang po gumawa ng paraan kung meron kang gusto kasi intindihin natin ladies, i-consider din natin. Minsan may mga lalaki talagang sobrang shy at ayaw mag ayaw magsabi ng kanilang nararamdaman. Kaya bago pa man masayang ang oportunidad, kilos-kilos din. A simple and sweet hello would be okay. So mag-wave-wave na kayo sa inyong mga friends dyan. Sa inyong mga crush-crush dyan sa Facebook. Go! Pinabasbasan na kayo ng inyong patron na ate mong maganda. Ang feeling! Oras 2:10! Patron talaga! Patron, patron ng mga malalakas. Pinibigyan ko na kayo. Binibigyan ko na kayo ng karapatan na maglandi dahil weekend na. Pero may deadline yan, boy. May deadline yan hanggang Sunday lang, 12 midnight. Okay? Lakasan yun ang loob mo. Ayan. Ay, naku, tama yung mga sinabi niya ni Bettina, no? Kaya naman, alam nyo, sa pakikipagrelasyon ay wala naman talagang masasabi na perpekto. Diba? Na tao, diba? Kumbaga, meron nga yung mga tinatawag pa na power couple talaga. Ayan, pero look at them. Diba? Nagkakaroon pa rin naman ng mga problema. Pero nagiging perpekto o nagmumukhang perpekto ang isang relasyon kung tayo, 'di ba? Tayo bilang couple ay willing na mag-adjust, 'di ba, para sa kakulangan ng ating minamahal, 'di ba? Willing tayo na mag-adjust para sa sobra naman sa kanya, yung ability natin to reach out, 'di ba? Kumbaga, tayo mga tao, kaya nga tayo nagtatagal dito sa ibabaw ng mundo, 'di ba? Ay meron tayong abilidad para mag-adapt, 'di ba? Para mag-adapt sa ating environment. Ganun din kapag kayo ay pumasok na sa isang relationship. Of course, yung environment mo nung single ka ay magkakaroon ng mga pagbabago. Hindi naman pwedeng kung ano yung ugali mo nung single ka, kung ano yung mga ginagawa mo, eh yun na lang din ang gagawin mo kapag ikaw ay in a relationship na. Of course not. 'Di ba? Merong mga adjustments na gagawin, 'di ba, na hindi man papabor sa iyo as a person, but papabor dapat doon sa relationship ninyo. Diba? Don't call it sacrifice kasi parang merong negative connotation kapag ay nagsasacrifice ka, ganyan. Pero those are adjustments, diba? Na kailangan talaga nating gawin para hindi lang ikaw ang masaya,
'di ba? Parehas kayong masaya nung kasama mo sa isang relationship. Kaya naman dapat matuto tayong mag-adapt sa mga adjustments na 'yan para medyo lumapit-lapit tayo doon sa ideal o doon sa kumbaga dati pinapangarap lamang natin na relationship. Kasi nga, sabi ko kanina, kung wala kang plano na gumalaw, wala kang plano na magbigay konti man lang, konting edge doon sa pumasok ka nga sa relationship pero ayaw mo mag-adjust. Gusto mo yung oras mo, hawak mo lang. Gusto mo yung mga pupuntahan mo na mag-isa ka, gusto mo ikaw lang. Gusto mo ganito. Alam mo yun, selfish. Diba? Ang pagpasok sa relationship is about sharing yourself with someone really very special. Diba? Ngayon, kung wala kang tiwala sa kanya na pangangalagaan niya ang oras o ang presence mo na ipinahiram sa kanya, huwag ka na lang pumasok sa isang relationship. Diba? You deserve to be alone. Oo, dahil magiging problematic lang yan. Diba? It's just a matter of sharing yourself, being open doon sa ka-partner mo. Diba? After all, couple nga kayo. Mahirap naman mag-isa ka tapos couple ka. Baka hindi couple ang tawag doon. Baka coupe. Baka iba. Baka ibang letra ang mag-isa ka kasi noon. No, pag dalawa kayo, couple yun. Ayan. Kaya mga kapamilya, you enjoy, ano? You enjoy kahit... isa pang punto dito sa kwento natin, it doesn't really matter kung sino ang una na in love. Diba? Kung sino ang una nakarating kung saan. Pero ang nagmamatter, who's going to stay in love. Diba? Sino ba yung makakasama mo? Diba? At mag-stay in love sa relationship. Yun ang mas inaay natin. Hindi yung nauna kasi si Ella eh. Nauna yung babae, siya yung mas naging agresibo. It doesn't matter. Diba? O kaya naman medyo slow foot o ang bagal kasing kumilos nitong si Danielle. Okay lang yun. It's all part of the process. Diba? It's just a part of the bigger picture. Diba? Wherein mas na-realize nila pareho na si Ella, kailangan ko palang medyo wag masyadong gigil. Ayan, samantala si Danielle naman, aba kailangan ko pala ng extra push, 'di ba? Kapag meron ka talagang gustong mga bagay-bagay, may matututunan talaga kayo sa isa't isa. At talagang napakaswerte nyo kung kayo ay nasa loob ng relationship na 'yan, na meron ka natututunan from time to time mula sa iyong partner. Dahil ang paraan ninyo at ang daan na tinatahak ninyo ay nag-i-improve. Hindi kayo stagnant, hindi predictable, 'di ba? Exciting 'yan. Kaya i-enjoy niyo 'yan, Danielle and Ella. Thank you for sharing us this nakakakilig na story ninyo. And yun nga, inuulit-ulit natin kapamilyang Kamorkada, exciting rin po ang ating mapapanood at aabangan next week dito sa Dear MOR. Kapit lang po kayo, may mga nanghuhula na dyan, may mga gusto nang magpapansit kanton, pero pwede naman po yung i-gcash na lang, no? Kasi parang imposible kasi talaga, ya. Imposible kasi talaga na magkaroon ng pansit kanton kaming dalawa ng sabay. Ayan, so abang-abang lang po tayo kapamilyang Kamorkada. Of course, meron din tayong pasasalamatan, boy, right? Oo naman. Kasama ba dito yung gumanap na ipis? Yeah, ito po yung mga gumanap sa ating kwento for today. Ang ating cast of characters, si Danielle ay ginampanan ng napakagaling naman talaga. Oo, na si Dan Capuchon. Thank you, pare. Si Danielle. And si Ella naman, na sobrang kulit, ganun. Pero napagtagumpayan, Kenneth Ansero. Thank you! Thank you, Ken. Ayan, si Marie ay ginampanan ng isa sa mga mababait talaga natin at very thoughtful na dramatista, si Jamie Rubio. Kapwa ko taga Marikina yan. Teka lang, ito ba yung tumili, Jerry? Warly Alagao. Salamat. Si Warly tumitili na. Warly, ha? Ge-enjoy sa tili, ha? At ang ating writer for this week, si Arlene Limshako. Thank you.
Salamat po. At syempre, thank you so much, ating editor. Yes. Muling nagbabalik. Joko Loco, thank you. Yun! Thank you, pare. Back on the That's team. Si Joko Loco. Next naman. Ayan, mga kapamilya, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin mula noong Lunes, magpasa hanggang ngayong Biyernes. And promise, tatlong malalaking rason ang hindi nyo dapat palampasin next week. Kahit limang araw tayong magkakasama next week. And of course, ang aming pong paalaala, bago tayo mag-abang doon sa malalaking rason, syempre, meron ding mga special na rason kapag weekend ang ating pong Spotify, the Dear MOR, Dear MOR the podcast. Yes, you can follow us sa ating podcast, Dear MOR the podcast. Follow na po yan, kapamilyang kamorkada. And subscribe sa ating Apple Podcast. Go, hanapin nyo lamang din po yan sa, hanapin nyo lang din po ang Dear MOR the podcast. Aras, 2:18 sa YouTube din pala po. Ayan, pwedeng-pwede din YouTube. Na balik-balikan. Yung mga drama, yung mga kwentong nagpakilig, nagpaiyak, nang gigil ka talaga ng husto sa ating YouTube channel. Yan ang MOR Entertainment. MOR Entertainment. Oh, tama diba? Yes, perfect. Wala nga dito sa General Santos City. Ako yung nag-iisang ate girl. Go ahead. Ate mong maganda, Bettina Briones. Yeah, happy weekend, Bettina. Ako naman po mula dito sa Marikina City, Metro Manila, DJP, DJ Popoy, that's my Popoy. Nagsasabing stay safe, stay healthy, mga kapamilya, kahit ano po mangyari, always pray, and please, stay happy.